Magandang umaga! Kayo ba ay mga batang masunurin? Opo! Kapag ba ang inyong mga magulang ay inutusan kayo, ginagawa nyo ba ito? Minsan! Opo! Kaagad-agad nyo ba itong ginagawa? Minsan po, hindi. Nagsasabi ba kayo ng ayoko sa mga utos nila? Minsan po! Opo! Ano sa tingin nyo ang kahalagahan ng pagsunod natin sa mga utos ng ating mga magulang? Ang pagsunod ko sa utos nila ay paraan ng pagpapakita ng paggalang, respeto, at pagmamahal bilang anak. Dahil ito ay para rin sa ikabubuti natin. Magaling! Ngayon, may isang bata sa isang baryo na mahilig magsabi ng ayoko at hindi niya sinusunod ang utos at bilin ng kanyang magulang. Nais kong ipakilala sa inyo ang isang bata na sobrang hilig magsabi ng salitang ayoko. Pakinggan natin ang kwento ni Aiko na puro ayoko. Si Aiko na puro ayoko. Kwento at binigyang buhay ni Samantha Maxim Lederas Cruz. Sa lugar ng Baryo Masunurin, may isang batang nagngangalang Aiko. Isang araw, nagmamadali siyang pumasok sa kwarto nang tawagin siya ng kanyang ina. Aiko! Lumabas ka na riyan at tayo'y manananghalian na. Ayoko pa po kumain, inay. Nanonood pa po ako. Sagot nito. Aiko, mamaya na iyan. Lumabas ka na riyan. Ayoko pa po. Ayoko pa po lumabas at ako'y nanonood pa po. Kinausap ng ina ni Aiko ang kanyang asawa tungkol sa napapansin nito. Palagi na lang puro sabi si Aiko ng ayoko. Paano kaya kung sa kanya ginawa ang ginagawa niya na iyon? Kinabukasan, si Aiko ay minahatakdang gala kasama ang kanyang mga pinsan. Nagising siya ng maaga upang maghanda sa kanilang pag-alis. Inay, maaari mo po ba akong tulungan ayusin ang aking mga dadalhin at susuotin? Hindi kumibo ang ina nito. Inay! Ayoko, Aiko. Ayokong ayusin ang iyong gamit. Sige na po, inay. Ayoko, Aiko. Ayokong tulungan ka. Pero inay, bakit po puro ayoko ang inyong sinasabi? Naupo si Aiko at inisip na tila nagbago ang trato sa kanya ng kanyang ina. Siguro, sobra na ang aking pagsabi ng ayoko sa lahat ng sasabihin ni inay. Ganito pala ang pakiramdam. Hinanap ni Aiko ang kanyang ina upang humingi ng tawad. Napagtanto niya na hindi siya naging masunurin at mali ang pagsabi niya ng ayoko. Inay, alam ko na po ang pakiramdam kapag puro ayoko ang sinasabi. Hindi na po ako magsasabi ng ayoko sa inyong sasabihin. Susunod na po ako sa inyo. Niyakap ng ina si Aiko. Mainam at iyong napagtanto na mali ang lahat ng aking sasabihin ay hindi mo susundin. Ako ang iyong ina at ang gusto ko ay ang ikabubuti mo. Sorry po, inay. Gusto mo bang tulungan kita mag-ayos ng gamit mo? Sige po, inay. Salamat po. At masayang nag-ayos ng gamit ang mag-ina para sa pag-alis ni Aiko. Si Aiko na puro ayoko. Kwento at binigyang buhay ni Samantha Maxim Lederas Cruz.